Tinutugis na ng mga polis ang siyam na suspect sa pambubugbog na ikinamatay ng isang OFW noong weekend. Ang isa sa mga suspect gumamit umano ng brass knuckles kaya napuruhan ang biktima. Narito ang unang balita ni Cesar Apolinario. Sa death certificate ng OFW na si Abigail Gino Basas, lumabas sa isang matigas na bagay na ipinukpok sa kanyang ulo ang pangunahing dahilan ng pagkamatay niya. Hindi malinaw sa CCTV video kung may hawak na bakal ang di bababa sa limang suspect na nakaalita ni Basas at isa pang lalaking biktima. Gayunman, nakita raw ng pulisya sa ibang CCTV na kumpirmadong pinagtulungan umano silang bubugin ang grupo ng mga suspect. May ilang umawat pa na karamihay mga babae. Tinututukan din ng pulisya ang mga trending na Facebook posts kaugnay ng pagkamatay ni Basas, lalo't marami sa mga impormasyong ipinost ng ilang netizen na katulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan sa 10 individual na nasa litrato. May isang FB user pa ang nagkwentong gumamit ang brass knuckles ang suspect. Nakatutok dito ang investigasyon ng pulisya. Laking tulong ang naitulong ng sambayanan natin, lalo na yung mga netizen natin. Kasi nakapagbigay sila, na-upload nila, at na-establish natin pati yung mga identity ng mga suspect. Nag-match ang sumbong ng mga netizen na naroon daw sa crime scene. Sa salaysay ng isang individual na naglakas loob na magsumbong sa pulisya nitong Miyerkules. Hindi siya pinangalanan at hindi rin kakasuhan ng pulisya, lalo't bukod tanging siya lang sa 10 kasama sa litratong ito na pinakalat ng QCPD ang nagdetalye ng buong pangyayari. Sinabi niya lahat yung nangyari at saka kung sino-sino yung mga involved doon, nagko-corroborate po lahat at nagkakaroon tayo ng interlocking. Ibig sabihin yung mga statement ay nakikita-kita lahat sa dulo. Kaya napangalanan na ang siyam na suspect na responsable sa pagpatay kay Basas. Kabilang ang umano'y pasimuno ng gulo na nakilalang si Muhammad Marsan Pitilan na nakasagian ni Basas sa loob ng bar. Nakita rin siyang kinausap ang isa pang suspect at saka sabay-sabay na sinundan ng biktima. Ang mga sumugod na gaya ni Marsan Pitilan na sasampahan din ang kasong murder at frustrated murder, sina Jamil Haron Benito, Cyril Angelo Rada, Earl Brian Caliwag Grande, Angelo Mark Morata, tinutugis na sila ngayon ng mga otoridad. Dawit din ang apat na babae na tukoy na rin ang mga pangalan. Pagaman di sila nakitang kasamang nambugbog, sasampahan din ang parehong kaso, lalo hanggang ngayon, nagtatago pa rin sila. We are appealing to all of this, itong siyam na ito, to see us, to for them to shed light on the investigation. Nakaburol pa rin ang mga labi ni Basas sa kanilang bahay sa Quezon City. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.